up mga troops and welcome back to my channel. Another day, another track na naman tayo dito sa G-Technica. So ngayon mga troops, ipapakita ko sa inyo yung yan, oh. Yan yung nasa likod ko ay food truck. Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo lahat-lahat kung ano yung mga ginawa dito para maging food truck. So mga troops, ito yung kauna-unahan. Totally, hindi pala kauna-unahan. So naglabas na rin sila ng food truck around 2018. Okay? Ito naman ngayon, panibago nilang gawa for feeding program. So hindi ko na patatagalin at ipapakita ko na sa inyo kung anong meron dyan sa truck na yan. So let's go! So ayun nga mga troops, nandito na tayo. So binabati ko muna o sinashoutout ko muna si Sir Vicente Danao Jr. Yan, siya yung nagpagawa dito kasi may purpose to mga troops eh. Okay? Kaya ginawa to mga troops ay para magserbisyo. Kasi ang gagawin talaga dito is for feeding program. O, siyempre ano ba yung feeding program? Magpapakain sa mga kabataan. Yan. So ito pala mga troops ay MCCI. Pakita ko muna sa inyo. Okay? Yan, oh. MCCI. So, konting, ano tayo, konting kaalaman, mga troops, ha. Ang MCCI ay sister company ni G-Technica. Trivia ko lang yan, ah. Ano ko lang sa inyo yan, mga troops, ha. Konting kaalaman lang. Okay? Mga troops, kung napapansin nyo, siyempre, itong unit, is Suzuki. Okay? Yan, no? Suzuki. Ito pala mga troops, dinala rito to. Cab and chassis. Okay? Tapos si Sir Danao, dinala rito sa G-Technica para gawing food truck. Okay? So ito na yung mga troops ang resulta niya. Papakita ko sa inyo muna yung loob. Ito. Yan. Di angat kasi ito. Ay, wait lang. Yan. Iyan. Tsineng! Liwanag, di ba? So, mga troops, ito, yung bawat gilid nito, okay? Yan. Yung bawat gilid na yan, nabubuksan. Ha, buksan ko rin yung kabila. So, yan. Iyon, no? See? So, may explain ko yan. So, yan. Kita nyo doon sa kabilang side, pati dito, nabubuksan. Okay? Usually kasi mga troops, kung may makakita kayo ng mga food truck, kasi usual kasi talaga mga troops, ngayon, nagiging in demand to. Storytelling muna tayo, ha? Bakit? Kasi nung mga nakaraang crisis natin, alam naman natin kung ano yon, lalong-lalo na hanggang ngayon, sa sobrang dami nagsarado, okay? Lalong-lalo na sa mga mall. Siyempre, alam naman natin kung gaano kamahal ang upa sa mall. Then, sa mga shop naman na sa, dito sa labas, magkano upa? May 30 mil, may 50 mil, may 25,000. Sobrang mahal. Tapos, wala pang ganong tao. Kaya maraming nagsarado. So, ngayon mga troops, ito yung para sa akin, ha. Ito yung solusyon. Okay?
ito yung solusyon una-una sa lahat, makakatipid ka. Makakatipid ka dahil hindi ka na uupa. Ibig ko sabihin hindi ka na uupa, like pwesto. Okay? Siyempre, gagastos ka para doon sa ipapaganda mo o gagawin mong maganda, maayos yung isang pwesto. Okay? Iba pa yung gastos na yon. Right? Iba-iba yung gastos na yon bukod pa doon sa upa na on the spot. Siyempre, may mga condition yan. Siyempre, 1 month advance, 2 month deposit, or 1 month advance, 1 month deposit. Tama? Tapos, panibagong gastos ka na naman. Siyempre, pagagandahin mo. Like, kunyari, pagkain. Siyempre, maglalagay ka ng sanitation na maayos. Yan eh, may mga tubig, lilinya ka, ilaw, pagagandahin, mga upuan, kung karinderya or something na social naman na pagkain. So, magkano na kagad yun? So, sobrang dami mo na kagad na expenses. Sobrang dami mo na kagad gastos. Diba? Ito na yung solusyon na yun. Para sa akin, ito na yung solusyon na yun. Kung makakita kayo sa Makati, o makakapunta kayo sa Makati, makikita nyo doon, ang daming food truck. Okay? Una-una sa lahat, mahal kasi talagang pagkain sa Makati. Pero, yun ang solusyon doon kasi may mga budget meal na pagkain na doon sila bumibili. Mas pinipili nila doon bumili kasi mura nga naman, di ba? Kaya ito mga troops, ini-explain ko na sa inyo, una-una sa lahat, magkano ang gagastasin nito? Sample na lang mga troops, meron kang lumang truck. Kahit anong design yan, drop side man yan, close band man yan, mini dam or lumang truck. Dito sa G-Technica, kayang-kaya nilang gawing ang luma mong truck or sabihin nating nakatenggang truck o hindi mo magamit pero kailangan mo magnegosyo, eto yun. Okay? Dito sa G-Technica, pwede at kayang-kaya nilang gawin na ang luma mong truck o hindi mo nagagamit na truck, e gawin nating business. Yan. At mga troops, hindi lang ito pang business. Okay? Pwede ka rin dito, kunyari, pwede ka magpagawa rito as bahay. Mobile home ang tawag. Ito kasi food truck, merong mobile home, mobile opisina. Di ba? Sa sobrang dami niyan, marami kang pwedeng gawin. Okay? Opisina ka, kung saan ka pupunta, pwede mo nang gawing tirahan. Pwede yan. Dito mismo sa G-Technica magagawa. So, yun nga mga troops at na-explain ko sa inyo ang pwede nyong gawin pa. Marami, marami. As in marami. Okay? Yung mga luman yung truck. Luman yung truck. Boom! Yan, pwede natin gawin yan. Food truck. Luman yung truck. Boom! Pwede natin gawing mobile home. O kaya, boom! Pwede natin gawin na mobile opisina. So maraming choice, marami kang maiisip mga troops. So sobrang dami dito sa G-Technica, pwedeng-pwede at kayang-kaya nilang gawin. Okay? So balik na tayo rito mga troops. So yun, naglagay sila rito at ayun na may shock. Nakikita ko lang 'to pag may nasa mga kotse. Yan. Yan, nabababa natin 'yan, oh. Op. Tapos itataas natin ulit. Yan. Tapos ang ginawa nila rito mga traps ah. Ito kanila to mismo ah. Yan, gawa mismo nila, may mga ilaw na. Tapos kasama na yung TV kung gusto mo man mag additional TV or any na gusto mong ilagay like appliances, gusto mo ng ref. Siyempre mag-a-adjust tayo. Tapos siyempre, ipapabricate natin kung saan gusto mo ilagay. Pero ito, ang itsura niya ngayon mga troops. Tira, pasok muna tayo sa loob. Papakita ko sa inyo. So, yan. Ito. Napansin ko rito mga troops ha. Medyo maliit siya. Kasi hindi naman kalakihan yung yung ating sasakyan. Pero pwede natin palakihin yan pag once na malaki yung sasakyan. Okay, like mga truck, mga L. Siyempre, pwede natin palakihin yan. Ito kasi Suzuki, maliit. Pero, itong Suzuki, maliit.
kaya medyo maliit din yung kanyang ano. Pero depende pa rin sa inyo kung gusto nyo palakihin. Kasi ngayon, eto, akit pala ako. Eto pala mga troops, stainless. Stainless checkered plate. Yan, buo yan. Bakit? Siyempre para pag naghugas ka or anything na liquid mabagsak dito, eh hindi basta-basta mabubulok. Tama to, good job. Ayos to. Ngayon, nakita tayo. So, ito mga troops, sobrang puti. At, mga troops, libre na pala tong kawali. So, yan, no? Libre na yan sa G-Technic. Hindi, joke lang. Hindi, kasama na to sa, ano, doon sa nagpagawa or, syempre, kung gusto mo ng sa'yo mga galing ang mga gamit, pwede rin. Yung mga fabricate lang, kumbaga yung fabricate, pwede rin. Pwede rin naman din na sila nang provide kung anong gusto mo. Okay? Tapos yan, ito yung lagayan ng gasol. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. Ito, yan, may lagayan ng, hindi ko alam kung ano to, pero hook. Pwedeng lagayan siguro ng mga sandok or something. Tapos, yan, naka-host na siya dito sa kalan. Tingnan natin sa ilalim. Yun. Ay, di kita. Pasensya na. So, yan, oh. So, yan. Pasensya na. Hindi kita, ah. Yan siya, oh. Instant agad. Pag, luto agad. Yan, yan. Yan yung naka-fabricate sa kanya. Tapos, mga troops, ma-ano ko sa inyo, ha. Ito ay hindi kahoy. Okay? Lahat na nakapaligid dito o naka-surround sa kanya ay pakalo steel. Tignan nyo. Yan o. Yan, steel. Bakal. Pero ito, ito, steel din to. Yan. Steel yan. Sa lahat na yan, puro bakal. Okay? Tapos, ito mga troops. Yan, ito ang kanyang hugasan. At, siyempre, ang tanong dyan, saan manggagaling yung tubig? Okay? Mamaya, explain ko sa inyo kung saan yung tubo na yan nakakonekta. Okay? Tignan muna natin yung ilalim. Yun, oh. Linis, oh. Ayos. So, yan. Yung, kumbaga, open lang siya, pati dun sa kabila, open din. Tapos, yan. Yan. Pag naghugas ka, or naghugas ng plato or kamay, yan. Dire-diretso yan dun sa pababa. Mamaya explain ko, ipapakita ko sa inyo. Kasi dito tayo sa loob eh. So mamaya ipapakita ko sa inyo yan. Kung ano yung klase ng drainage na ginawa dyan. Okay? So ito naman. Naglagay sila rito ng outlet. Dalawa. Okay? Pero depende rin sa'yo kung saan mo gusto mong ilagay outlet. Siguro dito. Ilagay pag gusto mag-charge or anything na gusto mong gawin dito, mas malapit na saksakan, ito na yun. Tapos, andito naman ulit yung switch naman ng ilaw. Ayan, no? Yan. Tapos ito, outlet. Para dito. Ito kasi naka-fabricate to. Kasi pinalagyan to ni sir ng TV. So, yan. Nakatutok siya doon. So, siya nakatutok. Tapos, ito, buksan natin itong maliit na cabinet. Ala, hindi mabuksan. Paano to? Paano to buksan ko? Ha? Okay. Gets ko na. May pambukas pala rito. Oh, ito mga troops. Pambukas pala. Iba pala sing pambukas. Eh. Yun, no? Okay. Nagulat din ako rito, ha? So meron siyang maliit na generator. Ang kanyang generator ay SG-1100. Okay? Horsepower ba? SG-1100 horsepower ata or... Pero maliit lang siya. Okay, maliit lang siya. Saktong-sakto mismo dito sa pinakaha o ginawa na lugar para sa kanya. Ayan, okay, lagay na ng 220 volts. Tapos ito na yon, may AC breaker. Tapos yun na.
Okay? Ibig sabihin nito mga troops, pag nasa labas ka, hindi mo na kailangan ng magsaksak ng kuryente or something. Ito na mismo yung generator na yun. Dito ka nakukuha ng kuryente. Mismong G-Technica na rin ang nag-provide niyan. Okay? Kung gusto mo lang, pero kung meron ka naman o may sarili kang generator, okay lang. Kahit mag-fabricate ka lang para dun sa place na yun. Pero syempre, pag ginagamit to, sa labas to, syempre, nasa labas. Kasi hindi pwede na sa loob. Okay? Tapos ito mga troops, ito yung TV niya na in-explain ko sa inyo. Pakita ko sa inyo muna. Lalak ko lang. Saglit. Bago pa lang lahat pa lang, mga troops man, nakalimutan na naman ako rito. Pilak na naman. Wait lang. Susiyan natin. Yan. So yun. Yan. Panibago na namang lagayan. Kung ano yung gusto mong ilagay dito, pwedeng-pwede mo ilagyan. Or mga i-store or yun nga, ilalagay nga rito. So sarado na natin. Op. Mali. Yan. So ang lagayan niya, isa, dalawa para doon sa generator. Ito extra. Ito extra. Tapos yun, lagayan ng gasol. Tapos ito yung para doon sa kalan or kung anong gusto mong gawin na lutuan, pwede naman. Tapos ito yung sa lababo pag hugasan, tapos diretso na yung drainage tun sa baba. Okay, labas tayo, papakita ko sa inyo yung paano mamakuha ng tubig o saan manggagaling ang tubig pag lalo pag nasa labas ka. Okay? Op! Nga pala mga troops, meron tayo nilagay pala rito na generator. Ay, generator. Meron pala tayo nilagay dito na extra na breaker. Okay? Pwede naman yon. Nagpalagay lang si Sir ng panibagong breaker. Okay? Kung nakita nyo yung unang-una kong video, may ganyan. Okay? Ibig sabihin niyan, dyan tayo magkukuha ng tubig, syempre. Syempre, dyan tayo magkukuha ng tubig. Pag nasa labas ka, okay? Nung wala kang makukuha ng tubig, na panghugas or anong pwede mong gamitin doon, ito ka. Okay? Ang capacity nito ay 80 liters. Okay? 80 liters capacity. Yan, nakita niyo yung tubo? Yan. Pag nalagyan mo yan, tsak, punta na rito. Whoop! Binutasan dito at diretso na siya doon sa pinakita ko sa inyo sa gilid. Yan. Hanggang dito. Okay? Okay? Yan. So mga troops, saan ba mapupunta yung dumi niyan? Okay, yung mga tubig na pinanghugasan or mga dumi, di ba? Eto, nakatutok sa ilalim yan. Pepeng! Bubuksan natin yan, ha? Saglit. Yan. Yun. Nabuksan ko na. Yan. Ang kanyang maliit na drainage. Yan. Madilim lang, pasensya na. Hindi ko mapakita sa inyo. Pero kitang-kita naman, puti naman eh. At nakikita nyo yung hose na yan. Ito mga troops, pag na-place ka o nasaktuhang nakatutok ka dun sa isang drainage pababa sa heg or dun sa flooring. Okay? Pwede mo na siyang idiretso. Pwede kang dumiretso doon sa flooring or doon mismo sa drainage mismo. Pwedeng-pwede. Lalagyan mo lang tong hose. Okay. Or, pwede naman din kahit hindi na. Ito na yung salaan niya or dito na mismo naiipon lahat ng dumi. At pag hindi mo na ginagamit, siyempre, tatanggalin mo na siya para linisin siya. Okay? So, yun. So, yun nga mga troops, napakita ko sa inyo kung ano meron pa rito or pwede nyo pang ipagawa. Kung may naiisip na kagad kayo na tumatakbo sa isip nyo, kung ano nyo pwede nyong idagdag pa dito sa food truck na to. Siyempre, depende na sa iyo yan, kung ano yung business mo, kung ano yung pwede mong gawin dito. Ang tanong, may tanong kasi dyan, magkano ba inabot itong food truck na to? Sa lahat-lahat ng nagastos, pumalo siya ng... At may bawas pa yon. Siyempre, depende na lang naman sa inyo kung ano yung pag-uusap nyo. Lahat kasi na nandyan, lahat ng mga customized, pati yung mga appliances, kasama na yan. Okay.
pwede naman kayo na kahit sa inyo na lang yung mga gamit, kagamitan, appliances, pwede yun. Siyempre makaka-minus ka pa dun. Ba? Think, makaka-minus at makakabawas ka pa pag sa'yo na yung mga gamit sa loob. Option yun, kung gusto nyo si G-Tech magbili ng mga appliance or anong gusto nyo ikabit dyan, ref or TV or something, kung ano. Or pwede na mas makakatipid kayo na kayo nang bumili. Paggawa nyo lang dito yung kaha na yan. Dito mismo sa G-Tech. So yun mga trops, maraming salamat sa inyo. At marami pa akong ipapakita sa inyo, hindi lang yan. Sobrang daming idea ni G-Technica, sobrang dami na pwede mong gawin. Alam mo yun, yung shop na all-in-one. All-in-one dahil nandito na pwede ka nang magpagawa, pwede ka na lahat ng pwede mong ipagawa nandito na mismo sa G-Technica. Kayang-kaya nila yan. Yeah? So yun mga trops, maraming salamat sa inyo. At kung nagustuhan nyo itong aking video, please like, please comment kung ano pa yung mga gusto nyo pang malaman, okay? Comment lang kayo mga trops. At pasensya na rin sa mga hindi ko nako-comment, so sobrang busy ko talaga, pasensya na sa inyo. Hindi ko kayo nasasagot sa mga inquiry nyo, kung meron ba silang ganito, or meron ba silang truck na ganyan. Sobrang humingi ako ng paumanin sa inyo. At siyempre, please subscribe to my channel para laging updated ka sa aking mga susunod pang mga video dito mismo sa G-Technica. So, maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye. Peace.